Paano nabuo si Ormoc Gold? Itong Ormoc Gold nag-umpisa ito way back mid-90s. May nabisita dito sa akin, farm ng uncle ko. May niregalo sa uncle ko na dalawang pullets na kabyara actually. Ang kulay na yan dito sa amin, yung local term namin is kabyara. One day, ang nangyari, napag-diskitaan yung dalawang pullets. Sabi ko, palitan ko yan. Pagdating ko doon sa yung isa patay na. Yung isa, tinatanggalan na ng balaybo kasi kakatayin na rin ng bata ng uncle ko. Nakuha ko yun, okay. So napalitan ko. Nagsabog yung uncle ko. Mayroon siyang inilaban na isang broodcock na Kelso, Johnny Jumper na Kelso. Okay. Talo yung mga Kelso na yun kasi yung handler ko, handler ng uncle ko, dating handler ng mga Asnar sa Cebu. Okay. Oo, mga Asnar. Nung mag-stop yung Asnar na yun, yung mga manok niya, yung mga material, mga imported niya, binibinta nila. So, yung handler naman, umalis sa kanya, siya nag-recommend sa uncle ko, bibilhin yung ibang mga broodcocks. Nung nanalo, nabasag yung niya, bali. Ang ginawa ko, kinuha ko yun, ginamot ko. Nung magamot na siya, ayos na, yun ang ginawa kong broodcock doon sa natirang pulit na babae. Okay. Yung unang resulta nun, na 13 ata, yun. Nalaki. Doon, yun, walang talo yun, isa lang tabla. Nilaban mo sila ilang buwan? Nilaban ko sila, nag-umpisa ko laban doon, mga 8, 9, 7, may 7 months pa nga. Lahat panalo, yung ilang buwan nakapag-ball, kinuha ng uncle ko, nilaban niya sa mga derby-derby, yung mga anak na ng mga yun. Actually, nung pa yung uncle ko, tuwang-tuwa siya doon kasi kung binibreed sana daw nila yun, napadami ng napadami yan kasi yung uncle ko mayroon talagang breeder. Ngayon, nung dumami na yun, si Rosco na yung nabanggit ko na dati, si Rosco, yun yung handler ng uncle ko. Gusto niya kumuha. Ang tagal ko siya bago binigyan. Talagang ginawa ko si Isio, isang hats ng ikaw. Pero ito. Pinadala ko. So yung 30 na anak, halos nagpanalo lahat yun? Actually, napanalo yung unang, niya, bats? Walang talo. Yung isa lang ang tabla. So ba, parang parang gano'n nangyari sa'yo, yung isang manok, niligtas mo sa kamatayan. Kaya nga, nailigtas ko yun siya, napadami ko pa, at saka nagbigay rin ng Actually ako, kung hindi dahil sa bloodline na Ormoc Gold ko, hindi kita makilala, hindi ko makilala yung mga ibang big time na kaibigan natin sa Sabong, saka siguro isa yun sa nakatulong din sa akin, umangat yung buhay ko. Madalit sabi, yung binigay na grasya sa'yo through the Ormoc Gold talagang sobra-sobra. Sobra-sobra ka nandun. Talagang gold siya. Talagang gold na gold.